So, ngayon pong araw na ito ay meron po akong ipapakitang photo. Ayan, current events muna tayo. Ta-da! Okay. Okay, so nung nakita ko po ito when I was having coffee sa McDonald's on my way here to the church, Wednesday po yan, nakita ko po ito. So I was reading the newspaper. Alam niyo po, ako po ay isang ekonomista by profession bago po ako nag-full-time sa Panginoon. At bagamat, I always have in my mind na, you know, this nation belongs to Christ. Nung makita ko ito, napa-intercession na po ako talaga. Rabasaka, darabayan, darabasyan, darabayande. Okay, so it weakens after a 12-year period, no? So, normally yung piso po natin ay gumagalaw ng mga nakaraan, no? Nagbumababa ang kanyang presyuhan. Ngunit na-reach na yung pinakamababa for 12 years nitong nakaraang linggo. And when I saw that, no, meron na parang kurot sa aking puso at nag-arise yung spirito ng Panginoon na parang hindi na yata maganda ito. Okay, so nag-inaaral ko yung ang mga pangyayari sa ating bayan. The last time I preached, nagpakita po ako ng series of photos. Tama po ba? No, ng mga ilang mga nangyayari sa ating bayan. And of course, this is itong pangyayari pong ito can also be attributed to the rise of yung mga capital acquisitions ng ating pamahalaan. Okay, yung mga expenditures, yung mga spending, yung binibili po ng ating gobyerno, no, ay mga capital items, no. Ito'y mga machineries, mga sasakyang panghimpapawid, mga aircraft, mga ships, no, mga warships, mga armaments, no, mga armas, no. Ito yung mga binibili ng ating mga pamahalaan na napakalalaking mga deal. Of course, pero hindi ito nagagamit to generate income for our nation. So basically, ito po ay nag-i-spend o nagbabawa sa ating kabahan. Maganda naman kung tutuusin ang binibili ng ating pamahalaan. Ngunit yung mga capital goods na importation natin, lalo na kung sunod-sunod, no? Kumbaga, mas mabilis ang bawas sa kaban kaysa sa dagdag sa kaban. And of course, nag-introduce din ang ating Pangulo probably sa kanyang programang Build, Build, Build. Kung na-updated po kayo sa outlook ng ating Pangulo na gusto niyang magtayo, 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 magtayo. No? So, infrastructure ang kanyang main passion, no, lately. No? Kaya lang, sinabayan din niya ito ng train law, yung pagdagdag ng mga generation through taxation, ano, nagpataw siya ng ilang mga regiment pa sa ating buwis. No, at dahil doon, syempre may galaw na naman sa ating ekonomiya, no, medyo tumataas ang presyuhan ng ating mga produkto dahil na nga rin sa, you know, mas mabilis na pagbawas ng kaban kaysa sa pagdagdag. Okay, kasi ang pagbibili, one-time purchase po, bawas agad, tama po ba? Kaltas ka agad dyan sa ating kaban. Ngunit pag ikaw ay nag-iipon ng pondo through taxation, no, isa po ito sa pinaka-main activity ng pamahalaan to generate fund or to acquire, no, yung ating pananalapi sa bayan sa pamamagitan ng pagbubuwis, taon po yung binibilang para makakuha ng pagpupondo sa buwis. So, yan. So medyo, kahit na po yung ating central bank ngayon ay magtitipon or palagay ko nakapagtipon na po sila within the week para po gumawa ng mga economic policies kung paano po ito medyo makushon, ano? Ang ating pong bayan ay napakalaki ang international reserves. Pero hindi naman ibig sabihin na umupo na lang din tayo dahil okay naman din. So, kailangan din nating manalangin dahil naalala ko yung prophecy sa ating bayan na, you know, yung 20-year plan of progress ng ating bayan, no? Sakop pa po tayo sa 20-year plan ng prophecy sa atin. And even in JCSGO, nag-declare po ang ating mga minamahal na mga senior pastors for the decade of plenty, 10 taon ng pananagana, no, na cover pa yung period na ito. Okay po ba? Hanggang 2020. 2010 to 2020. Tama po, Pastor Vicky? 10-year plan. Sakop pa. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay,
you know, uupo na lamang at hindi tayo mag-involve especially in prayer sa pamamagitan ng pag-cover ng ating bayan sa panalangin. Kasi alam nyo naman may on the loose na kaaway, ano, ang Diablong Satanas who doesn't want to make things easy for us. Ang kanyang plano talaga ay pag nakawan tayo, patayin tayo at tayo'y wasakin. And also, kung titingnan natin yan sa perspective ng ating bayan, okay, ay ganun din ang plano niya. Pero ang bayan na ito, dito tayo tinalaga ng Panginoon. Papayag ba kayo na itong bayan natin, ang ganda na eh. Dadausdus pa. Siyempre, ayaw na natin yon. Gusto natin na ang bayan natin ay tumaas ng tumaas ng tumaas ang antas ng kabuhayan at pagkita. Amen? Yung mga pagpapala ng ating bayan. That's why, for this morning, I would like us to devote a prayer para po sa ating bayan as far as yung ating ekonomiya is concerned. No, dahil medyo sumisimple ang kalaban, no, sa pamamagitan ng mga ganitong pagkakataon. We'll pray for the balance of things sa ating bayan. No? Maganda po yung mga proyekto ng ating Pangulo, kaya lang dahil sabay-sabay po itong ginagawa, so yung timing, no, is of the essence, okay? So kaya tayo concerned, we are still in the 20-year plan of prosperity in the Lord, that prophetic 20-year plan. Pinropesiya po ito sa atin ng mga international prophets. And even tong ating congregation na ito, you know, has been prophesied under the 10-year, yung decade of plenty. Okay? Pero at hindi natin hahayaan na tayo, ay, you know, we lower our guards, hindi natin ito mapag-ukulan ng panahon. We need to pray for our nation sapagkat hindi natin hahayaang pagnakawan ng Diablo ang bayan ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. So I'd like you all to stand up and we're gonna pray. Manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Praise God. Mahal niyo po ba ang ating bayan? Mahal niyo naman ang mga sarili niyo. Alam niyo po, pag ang bayan natin ay maganda ang ekonomiya, maganda rin ang buhay nating lahat. No? Pagka pangit ang ekonomiya natin, damay-damay po ito. Kaya, you know, we pray for our nation dahil alam natin, kasama sa dakilang plano ng Panginoon ay gamitin ang bayan na ito na maging pagpapala sa buong mundo. Paano magiging mapagpapalang Pilipinas sa buong mundo kung said ang kaban natin? Tama po ba? So we're gonna be praying that God will continue to pour His resources to this nation, and as this nation prosper, lahat tayong nagpe-pray dito, pagpapalain din tayo ng Panginoon. Amen. Let's all pray. Thank you, God. Hora masekhede yandoro mo. Shanda rahaya rabakanda rabaseke yande. Hora basekhede remi yandoro mo. Shondoro mo koyoro bo shanda yayanama yandoro mo kiyande. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, we pray particularly today for our nation, the Philippines. Lord, alam niyo po ang kalakaran, Panginoon, Lord, ng aming bayan as far as our economy is concerned. Lord, yung pananalapi ng aming bayan, yung budgeting, yung expenditures, yung paggasta, Panginoon, at paglilikom ng pera, Panginoon. Lord, alam mo yung internal affairs namin as well as yung external affairs namin, Lord. Panginoon, salamat po, O Diyos, for wisdom. We're praying for the wisdom that is coming from you alone. Lord, na ito po'y dumaloy mula sa aming presidente, Panginoon, hanggang sa mga economic managers namin, Panginoon, at mga sangay ng aming pamahalaan, Lord, na meron pong partisipasyon, Panginoon, sa galaw ng aming ekonomiya, Panginoon. Lord, we pray, O God, Lord, for the covering of your precious blood, Lord, upon this nation, O God. Lord, na walang gawa ng kaaway, Panginoon, walang mga mismanagement, walang conspiracies, walang corruption, Panginoon. Lord, ang makakasaid ng bayan na ito, Panginoon, sapagkat ang bayan na ito ay sa iyo, O Lord. Ikaw ang nagtatag ng bayan na ito. Ikaw din ang gumagamit sa bayan na ito. At ikaw ang patuloy na magpapala at magpipreserve sa aming bayan. Lord, we continue to pray, O God, Lord, ang aming pong, Panginoon, Lord, piso, ang aming pera, Panginoon. Lord, dalangin po namin na anuman po yung market play ngayon, Lord, sa aming pananalapi o sa pera ng aming bayan, Panginoon. Lord, we pray for wisdom. We pray, O God, Lord, na kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan
karunungan sa lahat ng mga nagpaplano, nagsasagawa ng mga polisiya, Lord, naglalagay, nagtatalaga ng mga reforma, Panginoon, Lord, sa aming kalakaran. Lord, even sa trade namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, tangan mo ang bayan na ito, Panginoon. And Lord, we continue to call forth, O God, lahat ng resources ng bayan na ito. Whether nandito sa bayan na ito o sa labas ng bayan na ito, we call them to come in the name of Jesus, unhindered in the name of Jesus. Lord, walang delay, Panginoon, Lord, sa mga pagdaloy ng pananalapi ng aming bayan, Panginoon. And Father, we thank you, God, Lord, that you're gonna bless the hands, Lord, of our government, Lord, na patuloy na nagdi-dispense, Panginoon, Lord, sa tamang lugar, tamang paraan, tamang proyekto ang aming mga pananalapi sa bayan na ito, Panginoon. Lord, this nation is yours, Lord. Father, we continue, O God, Lord, to bless you because you are the Lord, you are the God of the Philippines, Lord. At alam po namin, Panginoon, Lord, na anuman ang mga nangyayari na lingid sa amin, Panginoon, Lord. Father, we thank you, God, Lord, that you are in control of our nation, O God. At salamat po, Panginoon, Lord. Even, O God, Lord, sa bawat isa sa amin na nandito, na nakakaramdam ng ilang mga bagay na ito, Panginoon, we thank you for the grace, O God, and for the favor of the Lord surrounding us. Lord, ang aming bayan ay patuloy na mananagana. We refuse to believe, O God. Lord, ang aming bayan, Panginoon, Lord, ay nakakaranas ng ilang mga pagyanig, Lord, sa ilang mga aspeto sa ekonomiya namin, Panginoon. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na higit kang malaki at ang plano mo sa bayan na ito still stand, O God, that you're gonna prosper this nation. You're gonna make the Philippines food basket for Asia. Lord, you're gonna make the Philippines, O God, Lord, as a mission sending nation, Lord, to the world, O God. Lord, nagagamitin mo, Panginoon, ang Pilipinas, O God, Lord, as a trademark of your glory. Lord, nakaiingitan pa rin kami ng mga bayan, Panginoon, Lord, that in spite and despite, O God, Philippines will continue to prosper, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Lord, and we just lift you up, O God, Lord, sa lahat ng sangay ng aming pamahalaan, Panginoon. Send forth your word, Lord. At ngayon, Panginoon, Lord, we also call forth, Lord, ang iyong mga anghel, Lord, na ito ay maipadala mo, Panginoon, Lord, sa lahat ng sangay, Lord, Lord, now that you will mobilize your people in the body of Christ, O God, Lord, na kami ay makapenetrate sa mga government offices so that your word will be heard, O God. Your wisdom will come, Lord. Thy kingdom come, thy will be done upon our nation, O God. At salamat po, Panginoon, we continue to bless you. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Lahat na nagmamahal sa ating bayan, pumalakpak! Amen, amen. Salamat po. We may all be seated. Hallelujah. Let me tell you about two supernatural kingdom. Of course, there exists the kingdom of darkness and the kingdom of light. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 8, "For you were once darkness, but you are now light in the Lord. Walk as children of light." Dito po sa scripture na ito ay ipinapahayag na dati tayo ay dilim. Hindi nga nasa dilim eh. Tayo ay dilim o nasa dilim o kabilang sa dilim. Okay? Ngunit nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo mula sa dilim, tayo ay inilipat. We were translated from the darkness to the kingdom of light. At tinawag tayong mga anak ng liwanag. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagliliwanag ba itsura niyan? Ay, salamat naman. Amen. So 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Nang ating Panginoon ang tumawag sa atin mula sa kadiliman, mula sa dilim, mula sa walang liwanag na buhay, patungo sa Kanyang kaharian ng liwanag. Amen. At tinatawag tayo ng Biblia na what? Chosen people. Piniling mga hinirang ng ating Panginoon. We have been chosen. Pinili ka. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Sa dami-dami ng mga nakatira sa Pilipinas, 110 million. Amen. Pinili ka ng Panginoon. Wow, even for this day to pray particularly sa special concern ng Panginoon sa ating bayan. Amen. We have been called as a holy nation. Tayo ay banal na bayan sa ating Panginoon.
Hindi ibig sabihin na tinatawag kang banal na bayan, eh, may halo ka. Hindi naman. But before God, in the sight of God, we have been made holy. Bakit tayo tinawag na banal na bayan ng Panginoon? Wow. Why? Dahil tayo ay nananalaytay sa atin ang tawag ng Panginoon as a nation. Napakaganda ng perspective ng Panginoon, no, na kanyang gagamitin ang ating bayan sa mga huling araw na maging pagpapala sa ibang bansa. And besides, alam nyo, kahit na merong mga hindi magandang paggalaw sa ating piso, ibig sabihin, pag nagde-devaluate o nagde-depreciate ang peso, ang ibig lang sabihin yan, humihina yung purchasing power ng ating pera. Ibig sabihin, pag humina ang purchasing power ng piso mo, konti ang mabibili mo sa pera mo. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? So, parang kaya mukhang mas mahal lahat, pero actually, konti ang kayang bilin ng ating pera pag ito ang nagiging sitwasyon. Ngunit pag tayo ay nasa ating Panginoon, kaya meron mang devaluation, depreciation sa ating pera, doesn't matter. Ang ekonomiya natin ay ang ekonomiya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At tayong lahat ay pinipreserve ng Panginoon kasi magiging pagpapala ka sa napakaraming tao. Kaya pag kayo ay pumupunta sa ibang mga bayan, whether sa Pilipinas o sa ibang bansa, you are an ambassador of Christ. Ikaw ay kabilang sa mga hinirang ng Panginoon sa kanyang bayang Pilipinas. We are God's special possession. Para daw saan? So we can declare the praises of Him. Para daw maideklara natin, masabi natin ang kapurihan ng Panginoon na kahit umuulan, kahit may pagtaas ng presyo, kahit hindi magaganda yung mga nangyayari lately, tumataas pa rin ang papuri natin kay Lord. Bakit? Alam natin na mataas pa rin ang pagpapala ng mga tao ng Diyos. Amen. So, hindi tayo affected ng mga bagay na to. But it doesn't mean na hindi ka affected ay hindi ka rin concerned. Amen. We are concerned of this nation. Amen. So, nung tayo daw ay nasa kadiliman, of course, tayo ay namumuhay under the curse of sin, na tayo ay mga makakasalanan. Ngunit gayon pa man, sobra ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Sobra ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na kahit ng mga panahong hindi pa natin kilala si Kristo, Christ died for us. He offered Himself for you and for me, sabi sa Romans chapter 5, verse 8. Sa NIV version, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Alam niyo yung mga panahon na hindi pa nga natin kilala si Kristo, hindi pa nga tayo marunong tumawag ng Diyos, hindi nga tayo marunong magdasal, hindi natin, wala sa bukabularyo natin ang magsimba. Kahit noong mga panahon na yon, mahal ka na ni Lord. Tinalaga niya na yung araw, isang araw makakakilala ka sa Kanya. Isang araw you will hear the Word of God, no, be sent to you, maipapadala sa iyo ng Panginoon, whether someone shared the gospel to you, o nakita mo lang sa billboard dyan sa EDSA, o nagbukas ka ng telebisyon, merong preacher doon and you were touched by it, o na-invite ka sa isang preaching na kagaya nito, sa isang Sunday celebration na kagaya nito, it doesn't matter, but God is sending His Word to you. So that this time, sa isang araw na itinalaga ng Panginoon, amen, makilala mo siya at isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Why? Because God loves us. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. No, Adeline, kung tao lang si Lord, kung gusto mong magwala, makasalanan, eh babaya, bahala ka sa buhay mo. Gusto mong manatiling makasalanan, o di siya, sige. Sige lang. Bahala ka. But no, hindi ganyan ang attitude ng Panginoon. That even while we were still sinners, we were still sinning, no, Christ offered His love, His life for you and for me. Amen? No, na walang tinangi ang Panginoon na yung mga makakakilala lang sa akin, yung tatanggap lang sa akin, yung mga mababait. Sabi mo sa katabi, mabuti na lang mabait ka. Ako, sabi naman yung iba, pagtingin, di rin. Parang di eh. Mukha lang mabait to pagtulog. Kaya mabait o hindi, ganun ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. That's why I pray today that we will respond to what God has done
for us. Otherwise, sayang naman talaga ang buhay ng Panginoon na binigay sa atin. At sabi din sa Biblia, nung ang ating Panginoon nag-alay ng kanyang buhay, He died for us. At tayo naman ngayon, we come to the truth and we come to believe who He is in our lives. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap niyo na ba si Jesus sa buhay ninyo? Sino po mga tumanggap dito kay Lord sa kanyang buhay? Ay, salamat naman. At yung mga bago po, yung mga kadadating lang kanina, yung mga first time na nakarinig na ito, I pray and we pray that you will also come to know the Lord, na kayo rin ang magbukas ng inyong mga buhay sa Panginoon para maranasan nyo rin ang kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo, ano pong sinabi doon? The new creation has come. The old has gone, the new is here. Amen. Kung ikaw daw ay na kay Kristo, yung luma, yung dating ikaw, wala na yun. Sabi mo sa katabi mo, wala na yun. Dati yun eh. Kung ikaw ay na kay Kristo, ang bagong ikaw ay dumating na. So kung ikaw ay dati masamang ugali, ay kilala ba kayong masamang ugali? Huwag nyo nang tingnan yung katabi nyo. Diba? Dati yun. Hindi na masama yung ugali mo. Binabago ka na ng Panginoon. Maaring hindi ka pa perpekto ngayon, pero binabago na. Sabi mo sa katabi mo, thank you naman, binabago na tayo ni Lord. Amen. Oo, thank you talaga. Kaya bigyan nyo rin naman ng pagkakataon yung mga katabi nyo na magbago. Kasi naman yung iba, wala na eh, naka-fix na. Hindi na magbabago yan, ganyan na talaga. Masama ugali niyan eh, ganyan na yan. De, bigyan nyo naman ng pagkakataon magbago. Kasi nasa proseso ng pagbabago ang Panginoon sa atin. And this is what we call the born again experience. Okay? Kaya ka naipanganak muli. Kaya sinasabi yung konsepto na napanganak ka uli. Kasi dati hindi ka naman ganyan. Pero biglang nabago o may nababago sa iyong buhay kasi kilala mo na nga si Lord. Unti-unti mong nalalaman ang mga salita ng Panginoon. Pinapakilala ng Diyos kung sino siya sa iyo, ano yung mga bagay na hindi mo dapat na ginagawa kasi mga makasalanan ito o kasalanan ito, ito'y magkakapagpalaya sa iyo, magpapahamak sa iyo mga bagay na ito. And by the way, sa church po, wala hong bawal dito. Yung iba kasi ayoko nga mag-born again. Ang dami-dami kasi bawal dyan eh. Bawal manood ng sine, bawal magmaikling damit, bawal ang ganito, bawal ang bawal, puro bawal. Wala ko kaming pinagbabawal dito. Isa lang. Sabi ni Bishop Jonathan, yung nakasimangot. Bawal po. Bad vibes eh, pag nakasimangot. Pero wala po, wala tayong pinagbabawal. And we pray that as you expose yourself on the Word of God, that you will be able to discern what is right and what is wrong. Na kayo po mismo ang makaalam, no? Naku, sabi ng salita ng Diyos, do not get drunk with wine. Wala akong masama sa wine. Kasi talaga namang valid beverage yun eh. Pero yung magpakalasing, yun naman ang sinasabi ng Biblia, huwag ka naman magpakalasing, yung wala ka na sa katinuan ng isip. Di ba? Yung nagwawala ka na, nanghahabol ka na ng panaksak. Ting, 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 ting. Pang-horror ka na, di ba? Yun naman yung mga pamantayan. Ano yung sinasabi ng, wawal na, naku, yoko naman dyan sa church na yan, para namang ano, hindi ka makatawa ng malakas. Eh, di tumawa ka ng malakas. Walang problem. Kahit kita yung ngalangala mo, wala akong bawal. Kahit to sa preaching, oh, pwedeng tumawa, pumalakpak, mag-amen. Malaya po tayo dito. Kasi ano eh, baka naman nakakaya na, makakaya naman mag-ingay. Kaya pag agree na agree ako, ganito lang ako pumalakpak. Hindi ho, palakpak niyo kasi nasa Bible yan. Habang pinapalakpak niyo, pinagdidikit niyo yung mga kamay niyo, hinahampas niyo, sinasampal niyo, jablong satanas na nang aalipin sa mga buhay ng tao. Amen! Warfare yan eh. Weapons of warfare yan, palakpak na yan eh, as we lift our hands to God. Alam niyo talaga, yung demonyo, nilalagyan ng mga pabigat yung mga kamay natin para hindi natin mataas kay Lord eh.
Kaya nga yung mga pastor, pataas ng kamay. Bakit? Para ma-lift up ninyo yung mga kamay ninyo sa Panginoon. Ayaw kasi ng diablo yan eh. Eh kasi, pastor, hindi ako naligo ngayon. Malamig. Bale, taas mo yung kamay mo kay Lord. Kasi alam natin that as you lift up your hands to God, you're praising God. No, tinatalo mo yung mga ginagawa ng kaaway habang ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag ikaw ay nagkaroon ng experience yung ma-born again. Alam niyo po, iba akala yata ang born again experience ay one time. Alam niyo yung one time? Yung pagka, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, amen, amen, period. Tapos na. Ay, hindi po. Hindi po one time experience ito. Lifetime po ito. And it's a process. No, kala nila, oh ganun, di ba? Sabi nila, na pagka na-born again ka na, okay ka na eh. Napunta ka na sa langit. Kaya naman, babalik na ako sa dati kong ugali na magsinungaling, mangwasak ng buhay ng iba. Ay, hindi ka na-born again pagka ganun. Because if anyone is in Christ, kung totoong nakakilala ka kay Lord, may mababago sa buhay mo. Pero kung walang nabago dyan, eh baka binuka mo lang yung bibig mo. Kasi minsan pag nagpe-pray, taas po natin ang ating mga kamay, taas ang kamay. Sabihin po natin panalangin, Panginoon. Tinatanggap kita, natanggap kita. Sa aking buhay. In Jesus' name. Amen. Pero hindi naman sinapuso. Hindi naman inunawa yung ginawa. Nguso lang ang sumunod. Hindi yan born again experience eh. Hindi mo talaga to completely mararanasan ang Panginoon. To be born again is a daily experience and a lifetime surrender with God. Na kung ikaw ay magpapasakop sa kalooban at kaharian ng ating Panginoon, araw-araw na proseso yan at panghabang buhay na gagawin. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Hindi lang linggo. Pag nandito ka, bait-baitan ka pag linggo. Linggo ngayon, bait-baitan. Kumusta ka, sister? Okay. Pero pag nasa bahay, no, talaga naman parang nagbi-beast mode. Hindi, araw-araw po yun. Pangmatagalan, panghabang buhay, na pagpapasakop sa kalooban at kaharian ng ating Panginoon. Madali pong ma-born again. Madali po. Tatanggapin lang natin ang ating Panginoong Heso Kristo sa ating mga buhay. Umpisa na yan. Pero manatiling born again, yan ang mahirap gawin. Tama po ba? Pero mo araw-araw, diba? Kasi ayun pamantayin, Lord, kailangan may nababago sa aking buhay. Hindi sa sarili mong lakas. Kung hindi dahil nababasa mo yung salita ng Diyos at naniniwala ka na, Lord, oo nga. Ako'y nagdidesisyon na sundin yung mga sinasabi ng iyong salita. O, dapat pala ito, Dapat pala hindi na ako nangangapid ng ibang asawa. Pag nabasa mo yun sa salita ng Diyos, hindi mo na yung gagawin. Ba't ba ako napunta doon? Yung demonyo pala is the father of lies eh. Eh pero habit ko pa rin magsinungaling. Naku, dapat pala, hindi na. Eh paano yun? Mura ako ng mura. Dapat pala, hindi na ako nagmumura. Eh mainit din ang ulo ko. Dapat pala, hindi na mag-init yung ulo ko. Pakitanong mo nga sa katabi, mainitin ba ang ulo mo? Ikaw ba yung sinasabi doon? Diba, no? Alam niyo sa Biblia, meron doon sinasabi ang Panginoon na pwede ka naman magalit, lalo na sa mga bagay na kagalit-galit, pero dapat di ka nagkakasala. Mahirap gawin nun, no? Magalit na hindi ka nagsaskakasala. Kasi naman, no? Pag nagalit ka, nakakita ka ng plato, hinitsa mo na. Eh, may tinamaan doon. Nagkasala ka doon. Nakasakit ka eh. O kaya man, nagalit ka, nagmura ka naman na nagmura. Eh, doon, nagkasala ka kasi nagmura ka na nagmura. Diba? So, mahirap gawin yun eh. Kaya, as much as possible eh, sana eh, makontrol natin ang mga bagay na yan sa ating buhay. Why? Because if anyone is in Christ, Lord, ako ay nasa sayo. Tulungan mo akong mabago araw-araw. Can we make that as a prayer? Sabihin nga natin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabago.
Amen. Ay, unless naman kayo naman ay mga perfect na at talagang bagong-bago na, ay wala naman po tayong problema doon. Pero kung may mga binabago pa sa ating mga buhay, Lord, tulungan niyo po kami, no, na kami ay mabago sa aming mga buhay. The same thing is true in the kingdom of God. Amen. Yung ikaw ay mapunta sa kaharian ng Panginoon, of course, when you receive Christ, you have been translated to His kingdom. Pero yung manatili ka under the kingdom of God, wow, araw-araw mo uli yung kailangang desisyonan at pagsikapan sa tulong ng banal na spirito ng ating Panginoon. Bakit? Pag pumunta ka sa opisina mo, hindi naman born again yung mga nasa opisina mo. Tama po ba? Ikaw ay haharap, makikitungo sa iyong boss. If you have an higher ups, merong mas nakakaangat sa iyo. Eh kahit na anong bait mo, para naman tigre uli yun sila. Minsan nakaka-shake din, hindi ba? Pero doon masusukat kung talagang ikaw ay nakapasakop sa kaharian ng Panginoon. Amen. Pag umuwi ka sa bahay mo, kung lahat naman ay born again, salamat sa Panginoon. Eh paano kung hindi? Sino po sa atin dito, sa inyong pamilya, meron pang hindi pa nakakilala kay Lord? Taas ang kamay. Madami-dami pa. So, yung karamihan, puro born again na. Kamusta naman po ang bahay? Kahit naman born again, di ba? Na bahay, meron pa rin here and there, di ba? We really need God. No, na tayo ay mapasakop sa kaharian, kalooban ng ating Panginoon. Dahil tayo mga tao, we are imperfect. Hindi naman tayo talaga mga santong-santo o bait na bait o talagang wala nang pagkakamaling ginagawa sa buhay. No? Somehow nakakapag-contribute din tayo sa conflict. Last time I preached, sabi ko, you are children of light, walk as children of light. Sana pag umuwi ka sa tahanan mo, ikaw ay dagdag liwanag, hindi ka dagdag dilim. Tama po ba? Eh yung iba dito, okay, pag-uwi sa bahay, imbis na magliwanag, lalong dumilim. Paano? Kasama sa bahay, pati init ng ulo, inuwi. Diba? So dapat dagdag liwanag po tayo sa ating Panginoon. The kingdom of God is higher than any kingdoms. Ang kaharian ng ating Panginoon, higit na mataas sa lahat ng kaya nating isiping. Prinsipyo, pag-aaral, kaalaman, otoridad, lahat dyan, mas mataas lahat dyan ang kaharian ng ating Panginoon. And everything that operates under the kingdom of God is higher. Lahat ng nandun sa ilalim ng kaharian ng Panginoon, higit na mas mataas. So eto ang deal ngayon. Tandaan nyo, may dalawang kingdom ang nag-i-exist. The kingdom of God, darkness and the kingdom of light. Sino po dito ang kabilang sa kaharian ng liwanag, sa kaharian ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. So automatic yan. Mas mataas ang ating katayuan, ang ating otoridad, ang ating kumpiyansa because we belong to the kingdom of God. The kingdom of God is higher than anything and everything. Amen. Kaya lang, huwag naman po sanang ikalaki ng ulo natin dyan na porke naman tayo ay nasa kaharian ng Panginoon. Pagpasok mo sa opisina, ako ang pinaka mataas at magaling dito, ha? Mabuti pang humawi-hawi kayo dyan. No. We do not do that. Amen. Kasi tandaan nyo, may preaching din tayo dito, God resisted the proud. Tinatanggihan ng Panginoon ang mga mayayabang at nagmamayabang. Ayaw naman natin tanggihan tayo ng ating Panginoon. Ngunit meron tayong ganitong kumpiyansang higit na mas mataas. No, na kahit na may mga bagay na hindi magaganda sa ating kapaligiran, mas mataas ang kumpiyansa ng mga taong nakakakilala sa Diyos at nandoon sa kaharian ng ating Panginoon. Pag lumakad ka sa opisina, alam na alam, mararamdaman nila na may kakaibigan dito sa taong ito. Hindi kakaibang yabang, ha? But there is something in you. Why? Because the kingdom of God is within you, nasa iyong kaharian ng Panginoon. Iba ka humarap ng problema. Iba ka sumolusyon. Iba ka mag-isip. Iba ka dumiskarte, iba mo, alam, pamamaraan ng iyong pagtatrabaho, iba. Sabi mo sa katabi mo, iba. Mas maganda, mas mataas, iba. Amen. Hindi yun sa wala ng difference at all. Alam niyo yun, kung paano yung mga taong walang takot sa Diyos, yung trabaho nila, kagaya rin ng trabaho mo, you will not make a difference at all. I pray lahat ng mga nandito sa 10:30 na mga nagtatrabaho, lahat kayo puro candidate for promotion. Yun, no?
Lahat kayo candidate for increase. Pero hindi lang puro candidate, natutuloy talaga yung promotion. Natutuloy yung increase. Amen! Praise God. Because we have the kingdom of God, that makes all the difference. We have a higher confidence and authority because we belong to the kingdom of God. The last time I preached, I taught you about Genesis chapter 15, verse 1. Sabi doon, ang Panginoon, wag tayong matakot. Why? Because He is our shield. He is our exceeding great reward. Bakit tayo sinasabihan ng Panginoon na wag matakot? Because yung pagiging unsure natin, uncertain of things, yung mababa yung kumpiyansa natin, ito yung nagdudulot sa atin ng mas mababang pwesto o posisyon sa galawan natin sa kaharian, lalo na sa mundong ito. Amen. Eh bakit ka naman papare sa mga taong hindi nakakakilala kay Lord? Eh kabilang ka na sa kaharian ng ating Panginoon. You better change your mind. Kung sila natatakot sa mga nangyayari sa paligid, no, may mga patayan dito, may pagtaas ng presyo dyan, ako, may ganito. Ikaw hindi ka natatakot, bakit? Nasa kaharian ka ng Panginoon eh. You know your God. Amen. Hindi yung pag nanervyos sila, nanervyos ka na rin. Baka mas malakas pa yung tili mo kaysa sa kanila. No. You have a higher perspective, mas mataas ang pananaw mo sa mga bagay-bagay na ito. Bakit? Anak ka ng Diyos. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Ang kumpiyansa natin ay nasa sa ating Panginoon. So 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Now this is the confidence that we have in Him. Ito daw yung ating kasiguruhan sa ating mga buhay dahil sa Panginoon, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ito yung kumpiyansa natin eh. Back up tayo ng ating Panginoon na kahit na ano yung hilingin natin, ayon sa kalooban ng Panginoon, ibibigayan ng Lord sa atin. Bakit yung iba hindi makahingi kay Lord? They are not confident. Why? They are even unsure kung anak sila ni Lord. Sino po sa inyo dito ang sure na anak siya ng Diyos? Tas ang kamay. Unless hindi ka sure. Amen. Ay dahil sure naman tayo, anong sabi sa atin? This is the confidence we have in Him. Ito daw ang kasiguruhan natin na meron tayo sa Panginoon, that if we ask anything, nadidinig ka ni Lord. You are not talking to a wall. Hindi ka nakikipag-usap sa pader. Face the wall. Lord. Diba? Hindi sasagot ang pader eh. Walang gagawin yun. We have this confidence that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know. Sabihin nyo nga, we know. Sabihin nyo nga, I know. Alam ko that we have the petitions that we have asked of Him. Alam ko na natanggap ko na ang bagay na hiningi ko kay Kristo. Sino sa inyo ang pag may hinihingi kay Lord? Alam ko! Yung iba pag humingi kay Lord, Lord, baka naman ganit, baka naman pwede, baka, Lord, nakikiusap naman ako sa iyo, pwede ba? Nakikiusap ka? Anong sinasabi ng scripture sa atin? This is the confidence that we have in Him. Na pag may hinihingi tayo sa ating Panginoon, He hears us. At kung alam mong pinapakinggan ka ng Panginoon, alam mo, I know, na yung hiningi ko, nasa sa akin na. Anong hinihingi nyo ngayon kay Lord? Sinong may hinihingi dito kay Lord? Tas ang kamay. Kilala nyo ba si Lord? Can you be confident to say, I know? May hinihingi ka kay Lord? I know. Na pag meron kang pinapanalangin, I know. You are confident na hindi ka nakipag-usap sa bingi. Amen. Sino dito ang may pinapanalangin? Napakalaking bagay kay Lord. Woo! Kasi kung maliit lang na bagay yan, alam mo naman eh, kunwari, Lord, bigyan mo naman ako ng pambayad ng Meralco. Eh talaga naman kailangan mong bayaran yan. Hindi mo na kailangan ng Lord dyan. Bayaran mo na yan.
Pero yung mga bagay na mga imposible, sino nga uli dito? May mga malaking hinihingi kay Lord, tas ang kamay. Wow, sabihin nyo, I know! I have this confidence, I know, Lord! I know! Naalala ko, alam nga ni Pastor Vicky to eh. Dream ko talaga pumunta sa Israel eh. I know! Di ko lang alam kung kailan, but I know. I know. Definite ako dyan. Pupunta ako dyan. Dahil ko kinu-confession, yes. I will walk as a pilgrim to that place. Yes. I know. May isang araw, ako'y nakarating na nga doon. Diba? I know. Pag may hinihingi tayo ng mga bagay sa ating Panginoon, I know, alam mo sa puso mo that the Lord hears you, narinig kita, anak. At kung alam mo lang na narinig kita, alam mo na. Tama po ba? Alam mo na. I know. Sabi mo nga uli, I know. Diba? Hindi yung nanalangin ka. Baka hindi ako narinig ni Lord. Pasora, ba't kaya ganun? 30 years ko nang pinapanalangin to, hindi ba ako narinig ni Lord? Sigurado ka ba? Nakilala mo ang Panginoon na hiningan mo yan? Kasi maraming mga tao, you know, hingi-nangingi kay Lord, pero hindi naman talaga naniniwala. You remember the last time I preached, there are three things to access the supernatural. Ano yung first thing? You have to what? Believe. Maniwala ka. E nang hingi lang, di naman naniwala. The second thing is that what? You do not limit God. Hindi mo nililimitahan ang Panginoon. Naniwala ka nga, pero ang kaya mo naman paniwalaan, maliit. O di hanggang maliit ka lang. And the third thing is what? You ask for big things. Sumingi ka ng malalaking bagay. Kasi sa malalaking bagay, dyan mo kailangan ng Panginoon. Yung malilit na bagay, ikaw na yan. Kaya mo nang tuparin yung mga pangako mo, ay yung mga pangarap mo. Kung ang pangarap mo lang naman, Lord, pangarap ko naman talaga, makapunta lang naman ako sa hinulugang taktak. Ay, pumunta ka na. Ayan o, may jeep dyan, pupuntang hinulugang taktak. Tuparin mo na yon. Sabi mo sa katabi mo, tuparin mo na. Alam niyo yung mga pangarap niyo, yung kaya niyo, tuparin niyo na. Ba't naman kasi sinisiksik niyo pa sa bucket list niyo kay Lord? Naalala ko tuloy yung sabi sa akin, alam mo, Pastora, yung pangarap ko talaga, makakain ako ng isang buong manok eh. Oo, totoo po ito. True to life ito. Napamangha ako eh. Sabi ko, halika, pakakainin ako doon. Ang dami-daming andok, baliwag. Mano ba naman bumili na doon? Kainin niya na, di natapos na yung pangarap mo. Alam niyo yung mga pangarap natin, hindi mananatiling pangarap yan. Talagang ang nasa puso ng Panginoon, tuparin lahat ng pangarap na ibinigay niya sa atin. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang puso ng Panginoon. Ano ka, nangangarap lang, tapos ang kapangarap. Ano ka? Gusto niyo ba ganun? Pangarap ka ng pangarap, tapos... puro pangarap, wala pa ako nachichika, no? De, yung mga kaya mo naman, tuparin mo na yun. Alam mo, pangarap ko naman talaga, Pastora Weng, magkaroon ako ng telepono ng Nokia eh. Na-face out na lahat, hindi ka pa nakabili. Tuparin mo na. Pero alam mo, yung mga malalaking bagay, yung talagang parang, ako Lord, kailangan ko ng supernatural dito. Yan, ako yan talaga yung minamataan ng Panginoon. Yan ang gustong-gusto talagang to pa rin ng ating Panginoon. Bakit? He wants to display His glory. Sinong nakaka-access nito? Yung taong mga makakapagsabing, I know, alam ko yan. Amen. So pag meron kayong malalaking bagay, check your heart. Masasabi mo bang, I know. Pero pag, do I know? Parang uncertain. Wala kang kumpiyansa sa iyong Panginoon. Amen. But God is saying to us na ito yung kumpiyansa na meron tayo sa ating Panginoon. Narinig ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, naririnig ka ni Lord. At kung alam mong naririnig ka ng Panginoon, you should know. Alam mo, dapat siyan. We need to learn to operate under the higher confidence and authority in the kingdom of God. Sabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts. Yung kaisipan natin, hanggang dito lang eh. Hindi ganyan mag-isip ang Panginoon. Sabi doon, nor your ways, my ways. Yung paraan mo, yung alam mong gawin,
hindi ganyan ang paraan ko, sabi ng Panginoon. Hindi ako ganyan gumawa. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher. Higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Minsan kasi pinapareho natin mag-isip ang Panginoon. Kung paano tayo mag-isip, akala natin ganun din siya mag-isip. Kung ano yung akala nating paraan, akala natin ganun din ang paraan ng Panginoon, niya pang yayarihin yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Lord, alam ko yayaman ako eh. Pag binigyan mo ko Panginoon ng trabaho, tapos ang income ko 1 million a month, talaga Lord, alam ko yayaman ako. Ganun na ganun Lord ang gusto kong paraan. Eh, hindi nga ganyan mag-isip ang Panginoon. Hindi ganyang paraan. Eh tayo naman, you know, we got frustrated na nasisira ang ating mga kumpiyansa pag hindi nakikita natin the way we want to see things. Pero sabi ng Biblia, hindi ganyan mag-operate ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganyan. Bakit ganun? Ang dami ko nang pinagpe-pray kay Lord ah. Lord, ganito ah, bigyan mo ako ng negosyo, tapos ganito ang gusto kong gawin mo. Susunod niyan, ganito ang kailangan mong i-accomplish. Abay, talagang ninumero si Lord, ano? Hindi ganyan. Sabi mo sa katabi mo, hindi nga ganyan. Hindi. How do we operate under a higher confidence and authority in the kingdom of God? Number one is to develop that godly thinking. Kaya sabi ng Panginoon, my ways and my thoughts are not your ways and your thoughts. Hindi ako ganyan mag-isip. So, paano pala? Eh, dapat matrain natin, paano nga ba, Lord? Ang kaisipan ng Panginoon. Eh, sabi naman sa Bible, we have the mind of Christ. Amen. So, let's develop that godly thinking. Kung paano ang Panginoon mag-iisip, Lord, I pray, maintindihan ko ang kaisipan ng ating Panginoon. Bagamat walang completely makakakomprehend ng karunungan lahat ng Diyos. But Lord, at least, maintindihan ko. Amen? The second thing, never undermine God's ways. Amen? Huwag daw natin, basta Tagalog to. Huwag daw nating isantabi o hindi pagpahalagahan o ismulin ang paraan ng Diyos. Amen. Hindi porke hindi mo nakikita, hindi ibig sabihin hindi na totoo. Sino ulit may mga hinihingi kay Lord dito taas ang kamay? Di ba sinabi natin kanina, I know. Sabihin nyo nga ulit, I know. Eh, how do you know? Nakita mo na ba? Hindi, kaya nga eh. Kaya nga hindi nga ako makapag-I know eh. Yung nga makita, kaya nga hindi ako makapag-I know. Hindi ibig sabihin hindi mo nakita, hindi totoo. Hindi ibig sabihin hindi kayang makita ng mata mo, hindi nangyayari. Look at it this way. Tingnan nyo nga itong bulwaga na to. Nakikita natin, tama po ba? Di ba nangungusap sa inyo yung mga bleacher? Ay pray, mangusap yan. Next week, puno na yan. Thank you, Lord. Tamang-tama, anniversary ng The Seed next week. I pray lahat kayo nandun. Amen! 9 o'clock ang celebration natin. Wala pong darating ng alas 10 ng 30. Kung hindi, may kurot kayo sa akin sa magkabilang singit. Amen! Ito yung nakikita natin. And yeah, we can agree. Yes, I know, Pastora Weng, there's blue chairs here. There's red chairs here. Yes, yes, I know. So, kinukumbinsi mo ang sarili mo, tama naman, totoo naman, may asul doon, may pula dyan. Eh, paano pag tinuro ko na kayo sa gawin ng Mindanao? Hindi nyo nakikita yon, tama. Hindi nyo nakikita na mga puno doon ngayon ay, you know, humahapay-hapay. Hinahangin-hangin. Ay, hindi totoo yon, Pastora Weng. Kasi hindi ko nakikita. Tama ba yon? Tama ba yung logic na yon? So, porke hindi nyo nakikita. Kung kasama niyo yung asawa niyo ngayon, anak niyo, eh kung hindi niyo kasama, so ibig sabihin hindi sila totoo kasi hindi niyo nakita. Tama po ba 'yon? Dala niyo ba yung bahay niyo ngayon? Hindi, 'di ba? Iniwan niyo. So porke hindi niyo nakikita, hindi totoo.
Ay, piloso po talaga to si Pa. Hindi, hindi. Gusto ko lang. Gusto ko lang kayong dalin dun sa ganong kaisipan. Hindi ibig sabihin hindi mo nakikita. Hindi totoo. For all you know, habang nakaupo ka dyan, hindi mo nakikita na yung mga bagay na hinihingi mo, ginagawa na yan ng Panginoon ngayon. Yes! Hindi porke hindi mo nakikita, it's not true, no! Maraming bagay, limitado lang ang ating mga mata. Pero yun sa mga limitasyon natin, atin na lang yun. Huwag mo nang isama dun si Lord. Amen. Imagine mo, kanina nagpray tayo. Sabi natin, may mga hinihingi tayong malalaki. Tapos kinonfess natin, I know. How do you know? Hindi mo naman nakikita. Diba? Yun yung kumpiyansa mo eh. Lord, alam ko, kahit hindi ko nakikita, alam ko, nasa akin na yung mga bagay na hinihingi ko. I know. Amen. Amen po ba? Praise God. So the first thing is dapat ma-develop natin yung ganong kaisipan. Hindi kagaya lamang ng ating mga bagay na iniisip. The second thing, never undermine God's way. Huwag mong maliitin. Minsan sa ating mga pagpaplano sa buhay, ganito natin kausapin si Lord. Lord, pagpalain nyo nga yung plano ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in Jesus' name, amen, pumalpak. Lord, bakit ganun? Pinag-pray ko naman yung plano ko. Actually, hindi mo naman pinag-pray. Sinabi mo na lang sa kanya yung plano mo. Maraming mga Christian ganyan. May plano na, sasabihin lang kay Lord. Huh, bato-bato sa langit. Nakaplano ka na eh. Number two, do not undermine the ways of God. Eh, kasi, alam mo naman si Lord, hindi ko maintindihan yung paraan niya. Kaya, minabuti ko, ito na, in-itemize ko na, Lord, pagpalain mo, ganitong ganito ha, gusto ko. Tapos, it doesn't happen that way. So, nadi-discourage ka naman, hindi. Huwag mo kasing pakialamanan yung gawa ng Panginoon sa buhay mo. Sabi mo sa katabi, huwag ka kasi makialam. Marunong ka pa kay Lord eh. Gusto mong idikta, Lord, ha? Ganito ha, ganito. Yung iba, alam nyo, nagbibigay pa ng parang sign. Lord, kung totoo talagang ito'y galing sa'yo, pag merong dumaan na pusang pula, talagang ito na. Eh, wala namang pusang pula. Para kaminsan may tililing din, ano? Ang bihira. So I pray na wag natin maliitin porque hindi natin nakikita ang mga ginagawa ng Panginoon. Once you pray, you believe and trust God to do it. There is one scripture in the Bible, no, yung sa yung mga disciples. Meron nga akong video dyan na ano eh, pinapakita sana. I pray, naka-cue si Kevin. Yung mga disciples, nag-sail sila sa Sea of Galilee. No, napaka, umulan. No, talagang, akala nila dapat mataranta na rin si Lord eh. Pero, natulog! Ayan na ba? Ayan. Ato po, video ko po yan. Ako po kumuha. When we were sailing the Sea of Galilee, medyo malaki po yung vessel namin, kaya parang maliit lang. No, pero malalaki po ang alon in a fine day. Ibig sabihin, walang bagyo. Maayos ang panahon. Ganyan po kalaki ang alon. This is the same, ito daw po yung ruta na kung saan nag-sail si Jesus with His disciples. Tinan niyo yung city na niyo. Naalala ko tuloy nung bumabiyahe kami sa Batanes, Pastora Vicky, yung alon. Parang ganon. On a fine day. E nung panahon na nagta-travel si Jesus with His disciples, may storm. So you can just imagine, mas maliit pa yung boat nila. So maka-imagine nyo kung gaano nag-toss and turn yung mga tao sa boat. Eh ito, fine day, malaki yung vessel, maalon. Malaki kasi yung mga alon. Okay? So kung ikaw nasa pangkaraniwang ka, iniisip mag-panic, eh nag-panic na nga sila, pero si Jesus, natulog. Nasa Mark 4, chapter 36 to 40. Basahin nyo na lang sa bahay. And then, nung talagang nasa peak na sila ng kanilang pananaranta, sabi nila, Panginoon, do you not care if we perish? Hindi ka ba, hindi ka ba matitinag dyan? Mamamatay na tayo, Panginoon!
Kasi natataranta na sila. Gusto rin nila mataranta si Lord. Anong sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 39? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was great calm. Tapos na? Hindi. Binalikan niya yung mga disciple. But he said to them, "Why are you so fearful? Ba't kayo natatakot? How is it that you have no faith? Ba't kayo natatakot? Bakit wala kayong pananampalataya?" So you remember Genesis 1:15? "Do not be afraid. I am your shield. I am your exceeding great reward." Isa sa mga issues ng Panginoon, natatakot ang mga tao eh. Lalo na pag hindi nila makita yung paraan na gusto nilang makita. That's why we keep on undermining the ways of God. Amen. Kasi akala natin, pag nataranta tayo, kailangan mataranta rin ang langit sa atin. Pag tayo ay kailangan na meron ng gawin, kailangan, "Lord, ganito na rin ang gawin." No. Iba si Lord. Sabi mo sa katabi mo, iba si Lord. Iba. Okay? So pagka meron ka ng mga bagay-bagay, you pray. And you better trust Him. "I know, Lord, I know. Makakalagpas ako sa sitwasyon na to ng buhay ko. I know. I am confident with this, that you hear me. And I know, na kung ano yung hiningi ko, nasa sa akin na." Amen. The third thing is that we do not put the Lord in a box. Hindi natin ikakahon ng Panginoon. Okay? Hindi porke hindi mo kayang manampalataya kay Lord, hindi na yan pwedeng gawin ng Panginoon. You do not blame God for not answering prayer. Hindi dahil sa hindi niya sinagot yung panalangin mo, hindi yon. Ang issue dito, hindi ka naniwala. Why do you have no faith? So sino dito ang mga may pinapanalangin kay Lord, taas ang kamay? O gaano nakatagal yung pinagpe-pray nyo? 10 years? Hindi na talaga ako pinagbigyan ni Lord. Hindi dahil sa hindi ka pinagbigyan ni Lord. Hindi mo kayang maniwala. Tumahimik. Ang tagal ko na itong pinagpipray, Pastor, hindi mo kayang maniwala kasi. Pastor, Weng, imposible. Hindi mo kasi kayang ang maniwala doon sa imposible. Why do you have no faith? Amen. So I pray ngayong umagang ito, grabe. Gawin natin yung number 4. Liberate yourself by increasing your faith. Sabi sa Luke 17:5, ito yung prayer ng mga disciple kay Jesus. The apostles said to the Lord, "Increase our faith." And I pray ito yung ating panalangin ngayon, "Lord, dagdagan mo yung pananampalataya ko sa iyo." Kasi ang liit eh. Wala na nga eh. Sagad na. Lord, I pray, no, na sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon, so that we would know, "Lord, increase my faith." Amen. Ngayon, kung sa palagay mo namang hyper na hyper ka na sa faith mo, they're very good. Pero if you believe that, "Lord, I need that, increase my faith," then let the Lord help us to increase our faith. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito that you are so mindful of us. Lord, na sa mga pagkakataon na kami po ay may mga suliranin, mga pangamba, mga agam-agam o konting mga pagdududa, Panginoon, you are dealing with us, O God, as your people. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, ang intention mo sa amin is for us to receive our prayers, O God. Lord, kung meron man sa amin ngayong umagang ito, Lord, na nangangailangan, nataasan ng kanilang pananampalataya, Lord, tulungan mo kami. Lord, yung mga disciple mo nga eh, hiningi rin to, Panginoon, Lord, increase our faith. Lord, tulungan mo kami. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, na hindi rin kami matinag ng mga bagyo ng buhay namin, na hindi rin kami matinag ng mga
Dami ng aming iniisip at mga alalahanin. Increase our faith, O God. At dahil alam namin, Lord, natataas ang aming pananampalataya pag kami ay patuloy na magbabasa, magsasaliksik ng iyong salita, tulungan niyo kami, Panginoon. Increase our faith. Thank you, Jesus. Oh, we bless you today, Lord. Salamat po. That we can have this confidence that whatever we ask, O God, from you, we know, we will know that you hear us, O God, na naririnig mo kami. And if we know that you hear us, O God, we know, we will know. Lord, malalaman namin, alam namin, Panginoon, na mga bagay na hinihingi namin ay nasa amin na. Salamat po, Panginoon. Lord, we just continue to bless you and your word. Thank you, Jesus. Kung meron po sa inyo na nandito na, you know, kayong kinakausap ng Panginoon, Lord, increase my faith. Lord, ang laki ng hinihingi ko sa iyo, tulungan mo ko. Matagal na to eh. I need that, Lord. Increase my faith. Pwede po ba ninyong itaas ang inyong mga kamay? Salamat po. At kung kayo po ay nanghihingi ng pagdagdag at nagtaas kayo ng kamay, pwede po ba kayong tumayo from where you are, please? Tumayo po kayo. Salamat po. And can I just invite you to come here so we can pray for you? Na pag kayo po ay napatungan na pag-pray namin, you know, ay talagang i-honor ng Panginoon yung desire ng inyong puso that God will continue to stir His Spirit in your heart and indeed increase your faith. Salamat po. Alam ko marami sa atin mayroong mga mabibigat na mga dinadaanan ngayon eh. Lord, increase our faith. Lord, malaki yung pangangailangan namin. Lord, increase my faith. Lord, talagang bibigay na ako, hindi ko na talaga makayanan ito. Lord, increase my faith. Increase my faith, Lord, in the name of Jesus. And you know, the Lord is faithful. Na pag lumapit tayo sa ating Panginoon, hindi niya tayo tatalikuran, hindi kanya hihiyain. No. Ito na nga ang mga pagkakataong hinihintay ng Lord. Finally, humingi ka ng tulong sa Kanya. Having this confidence that when we ask something from the Lord, He hears us. Naririnig ka ni Lord. At habang kayo po ay lumapit dito, nais ko pong kausapin niyo ang Panginoon. Tandaan niyo, naririnig kayo ni Lord. He hears you. Ano ba mga bagay na inilalapit mo ngayon sa Panginoon? Negosyo mo ba yan? Naririnig ka niya? Ano ba mga bagay na nilapit mo sa Panginoon? Pamilya mo ba? Naririnig ka rin ni Lord? Ano mga bagay na nilapit mo sa Panginoon? Trabaho ba? Pinagkakakitaan ba? Abay, naririnig ka ng Panginoon. Meron ka bang mga personal conflict? Naririnig ka rin ng Lord. Meron ba mga bagay sa buhay mo na hindi mo na makayanan? Naririnig ka rin ni Lord. I'd like you to lift up your hands to God and just surrender to Him. Naririnig ka niya eh. Makipag-usap ka sa Panginoon. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, ito yung mga bagay na inihihingi ko ng tulong sa'yo. Tulungan mo ako by increasing my faith. At habang tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon, just continue to speak to God. Hindi po siya bingi. Naririnig ka nga niya. Pwede ko po bang tawagin si Pastor Vicky, Bishop Jonathan, to pray with me. Lay hands po namin kayo. And we pray that as we lay hands on you, it will be a contact point of God's blessing and anointing in your lives. Sige po, just talk to God. Pour out your heart to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hintay lang po kayo, lalapit po kami, and we will pray for you. Sa iyo,
ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo.